Sino ba naman ang tatanggi sa big brown eyes at napaka-cute na ngiti ng ating mga alagang aso? Ang pagbibigay ba ng maliit na reward mula sa ating hapagkainan ay tunay na makakasama sa iyong aso? Well, nakadepende ito sa kung anong pagkain ito o kung anong mayroon dito. In fact, napakaraming pagkain ng tao ang hindi kailanman dapat kainin ng isang aso. At hindi lamang ito dahil sa kanyang timbang. Ang ilang mga pagkain ay napakadelikado para sa mga aso, at ang ilan sa mga karaniwang pagkain na ito ay maaari mong ikagulat. Xylitol. Ang candy, gum, toothpaste at baked goods ay ilan sa mga diet foods na pinatamis gamit ang xylitol. Maaari itong magdulot sa pagbaba ng blood sugar ng iyong aso at maaaring magdulot ng liver failure. Ang maagang sintomas nito ay pagsuka, panghihina at problema sa koordinasyon. Hindi magtatagal, maaaring mangisay ang iyong aso. Ang liver failure ay maaaring mangyari makaraan lamang ang kaunting araw. Avocado. Ang isang treat ba ay okay para sa iyong aso? Ito ay nakadepende sa kung ano ito. Ang avocados, halimbawa, ay mayroong pyrrhicin. Ito ay okay lamang para sa mga tao na hindi allergic dito. Ngunit ang sobra nito ay maaaring magdulot ng pagsuka at diarrhea sa mga aso. Kung ikaw ay may tanim na avocado sa iyong tahanan, ilayo ang iyong aso mula sa mga halaman. Ang pyrrhicin ay makikita sa mga dahon, seed at bark, pati na rin sa prutas. Bukod pa rito, ang avocado seed ay maaaring bumara sa intestines o bituka, at ang obstruction na ito ay maaaring magdulot ng pagkasawi ng aso. Alcohol. Ang alcohol ay may parehong epekto sa atay at utak ng isang aso kumpara sa mga tao. Ngunit sobrang kaunti lamang nito ay makakasama na sa iyong aso. Ang isang maliit na beer, liquor, wine o pagkain na may alcohol ay maaaring makasama. Maaari itong magdulot ng pagsuka, diarrhea, coordination problems, breathing problems, coma, maging pagkasawi. At mas maliit ang iyong aso, mas malala ang epekto. Onions and garlic. Ilayo ang bawang at sibuyas, powdered, raw, cooked or dehydrated man, mula sa iyong aso. Maaari nilang masira ang red blood cells at magdulot ng anemia. Ito ay maging ang onion powder sa ilang baby food. Ang pagkain ng marami nito at once ay maaaring magdulot ng pagkalason. Tingnan ang mga tanda tulad ng panghihina, pagsuka at problema sa paghinga. Coffee, tea and other caffeine. Bigyan ng laruan ng iyong aso kung nais mo silang maging masigla. Ang caffeine ay maaaring ikasawi ng aso. Huwag silang bigyan ng kape, tsaa o maging coffee beans. Ilayo ang iyong aso mula sa chocolate, colas and energy drinks. Ang caffeine ay makikita rin sa ilang mga gamot at painkillers. Tingin mo nakakain ng caffeine ng iyong aso? Dalhin ang aso agad sa vet as soon as possible. Grapes and raisins. Marami pang mas magandang treats na maaari mong ibigay sa iyong aso. Ang grapes at raisins ay maaaring magdulot ng kidney failure sa mga aso. At ang kaunting dami lamang nito ay maaaring magbigay na ng sakit sa iyong aso. Ang pagsuka ng paulit-ulit ay isang paunang senyales. Sa loob ng isang araw, ang iyong aso ay magsimula ng manghina at maging depressed.
milk, and other dairy products. Sa isang mainit na araw, nakaka-tempt na magbahagi ng ice cream sa iyong aso. Imbis na ice cream, bigyan nyo na lamang sila ng malamig na tubig. Ang gatas at milk-based products ay maaaring magdulot ng diarrhea at iba pang digestive problem sa iyong aso. Maaari rin itong matrigger ang food allergies at magdudulot ng pangangati sa kanila. Macadamia nuts. Ilayo ang iyong aso mula sa macadamia nuts at sa mga pagkaing mayroon nito. Ang 6 na piraso lamang ng hilaw o inihaw na macadamia nuts ay kaya nang bigyan ng sakit ang iyong aso. Maghanap para sa mga sintomas tulad ng muscle shakes, pagsusuka, mataas sa temperatura at panghihina sa kanilang mga paa sa likod na bahagi. Ang pagkain ng tsokolate na may mani ay magpapalala sa mga sintomas at maaaring mauwi sa pagkasawi. Chocolate. Alam ng karamihan sa atin na ang tsokolate ay masama para sa mga aso. Ang problema sa tsokolate ay ang theobromine. Makikita ito sa lahat ng klase ng tsokolate, maging sa white chocolate. Ang pinakadelikadong klase ay ang dark chocolate at ang sweetened baking chocolate. Ang tsokolate ay kayang magdulot ng pagsuka at diarrhea sa isang aso. Maaari rin itong magdulot ng mga problema sa puso, panginginig, pangingisay at maging pagkasawi. Fat trimmings and bones. Ang mga tabang tinanggal mula sa laman, lutuman o hilaw ay kayang magdulot ng pancreatitis sa mga aso. At kahit na tila natural lamang nabigyan ng iyong aso ng buto, maaari silang mabulunan dito. Ang mga buto ay kaya ring masugatan, mabarahan o mahiwa ang digestive system ng iyong aso. Persimmons, peaches, and plums. Ang problema sa mga prutas na ito ay ang kanilang mga buto. Ang mga buto mula sa persimmons ay maaring magdulot ng mga problema sa small intestine ng isang aso. Kaya rin nilang mabarhan ng intestines. Maaari rin itong mangyari kung ang isang aso ay kumain ng mga buto ng peach o plum. Ang mga buto ng peach at plum ay mayroong cyanide na nakakalason sa mga tao o sa aso. Alam ng mga tao na hindi ito dapat kainin. Ang mga aso, hindi nila alam. Raw eggs. Ang ilang mga tao ay pinapakain ng kanilang mga aso ng raw diet. Kasama na rito ang hilaw na itlog. Ngunit ang mga pangunahing veterinary medical associations ay sinasabing hindi ito isang magandang ideya. May tiyansa ng food poisoning mula sa bakterya tulad ng salmonella or E. coli. Makipag-usap sa iyong vet kung mayroon kang katanungan ukol dito. Raw meat and fish. Tulad ng mga hilaw na itlog, ang hilaw na meat at isda ay maaaring mayroong bakterya na nagdudulot ng food poisoning. Ang ilang mga isda tulad ng salmon ay maaari ring magkaroon ng parasite na nagdudulot ng fish disease o salmon poisoning disease. Ito ay nagagamot, ngunit humingi agad ng tulong. Ang mga unang senyales ay pagsusuka, lagnat at malaking lymph nodes. Iluto ng maayos ang isda upang masawi ang mga parasite. Salt. Hindi isang magandang ideya na magbahagi ng maalat na pagkain tulad ng chips at pretzels sa iyong aso. Ang sobrang pagkain ng maalat ay maaring gawing sobrang uhaw ang iyong aso. Ibig sabihin, mapapadalas ang pag-ihi nito dahil marami siyang iniinom na tubig at maaari ring mauwi sa sodium ion poisoning. Ang mga sintomas ng sobrang alat ay pagsuka, diarrhea, depression, mga panginginig, lagnat at pangingisay.
Maaari nitong magdulot ng pagkasawi. Sugary foods and drinks. Ang sobrang asukal ay maaaring magdulot ng parehong sintomas sa mga aso tulad ng sa mga tao. Kaya nitong mabilis na gawing overweight ang iyong aso at magdulot ng mga problema sa kanilang ngipin. Maaari rin itong mauwi sa diabetes. Yeast dough. Bago ito i-bake, ang tinapay ay kailangan muna ng dough upang umangat. At ito mismo ang ginagawa nito sa loob ng bitukan ng iyong aso kapag nakakain nito. Habang lumalaki ito sa loob, ang dough ay kayang ma-stretch ang tiyan ng iyong aso at magdulot ng sobrang pananakit. Bukod pa rito, ang yeast ay fina-ferment ang dough upang umangat ito. Gumagawa ito ng alcohol na maaaring mauwi sa alcohol poisoning. Your medicine. Ang mga aso ay hindi dapat uminom ng mga gamot ng tao. Maaari silang sobrang magkasakit dahil dito. Tulad ng ginagawa mo sa iyong mga anak, ilayo ang mga gamot malayo sa abot ng iyong aso. At huwag kailanman bigyan ng iyong aso ng anumang over-the-counter medicine unless sinabi sa iyo ng vet na gawin ito. Ang mga sangkap tulad ng acetaminophen or ibuprofen ay karaniwang makikita sa pain relievers at gamot sa sipon. At ang mga ito ay sobrang nakakasama sa iyong aso na maaaring magdulot ng pagkasawi. Cat food. Ang cat food ay mayroong proteins at fats na tinatarget ng diet ng isang pusa, hindi ng isang aso. Ang mga level ng protein at fat sa cat food ay masyadong mataas para sa iyong aso at hindi healthy. Ang pagkain ng sobrang cat food ay maaaring magresulta sa isang upset stomach, obesity at pancreatitis. Corn on the cob. Ang kaunting dami ng mais ay ligtas para sa aso. Ang pagbibigay sa iyong aso ng isang ear ng corn ay maaaring maging delikado. Maaaring kainin ng iyong aso ang isang buong ear at ito ay maaaring maging isang choking hazard at kayang magdulot ng pagbabara sa intestines na maaaring ikasawi ng aso. Apple seeds. Ang casing ng apple seeds ay nakakalason sa isang aso dahil mayroon silang isang natural chemical na naglalabas ng cyanide kapag kinain. Ito ay magiging issue lamang kung marami ang kinain at ang seed o buto ay ninuya ng aso na nagdudulot na sumama ito sa daloy ng dugo. Upang makasigurado, tandaan na tanggalin ng core at ang mga buto ng mansanas kapag pinakain mo to sa iyong aso. Almonds. Hindi pwede ang almonds sa mga aso. Ang almonds ay hindi naman nakakalason sa aso tulad ng macadamia nuts. Ngunit, maaari nito mabarahan ng esophagus o maging mapunit ang windpipe ng aso kapag hindi ninuya ng maayos. Ang salted almonds ay lalong delikado dahil pinapataas nito ang water retention na potensyal na ikakasawi ng mga aso na prone sa sakit sa puso. Kahit gaano ka pa man kaingat, ang iyong aso ay maaaring makahanap at lumunok ng isang bagay na hindi dapat. Itabi ang numero ng iyong local vet o ng pinakamalapit na emergency clinic. At kung sa iyong tingin ay nakakain ng isang bagay na nakakalaso ng iyong aso, tumawag agad ng emergency help. Nagustuhan niyo ba ang aming video?
Ano pang hinihintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na. At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!